Ang ginagawa kong technique or sikreto guys ay Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Guys, sa video na to, ako po ay magbigay ng munting update sa aking mga baboy sa edad nila ngayon ng 3 months and 3 days old. So guys, dito, meron po akong hinanda dito guys. Tignan po natin guys, ito na. Sa lahat pong nagtatanong sa akin kung ano ang rice bran. Ito po yung rice bran guys, no? Yung ipa ng palay, no? Ang tawag po ng iba dyan ay darak. Yun po ang kanilang tawag. So ito po ang hinahalo ko sa aking vital na starter feeds pigrulak sa mixing ng rice bran. So guys, samahan niyo po ako dahil we'll be going to my small piggery para pakakainin na po sila ngayong hapon. Okay, let's go guys. Bago tayo magpakain sa mga baboy, meron akong Kilos Na Daw Plus Animal Feed Supplement. Ito po ang hinahalo sa tubig na binibigay sa baboy. So, akin pong i-mix na mga ito guys, may reserbang tubig para dagdag sa kanilang tubigan. Kasi guys, kulang po ang dalawang baldi na tubig, no? So malalaki na sila ngayon. Okay. Okay, so ngayon guys, meron po akong i-good news sa inyo guys dahil kani-kanina lamang po
ay pumarito yung aking suki sa feeds na si Sergeant Paul. Siya po ay may kasamang isang lalaki na meron din pong alagang mga baboy na sa kanyang backyard, no? So, tinignan niya guys, itong apat dito na piraso. Ito po guys, oh. Okay? Sabi nila guys, meron na dito na 90 kilos po. Itong malaki na to, sana ba yun? Ito guys, oh. At saka ito. Sa kanilang tingin guys ay hindi na po bababa ng 70 kilos ang aking mga baboy dito. Okay? Kasi guys, kanina lang ay ako ay napahinga sa bahay. Umiidlip ako sa bahay tapos bigla silang dumating. At agad akong ginising ni Mrs. At sinabi sa akin na nandito sila ni Sergeant Paul. So nakita kami dito at tinignan yung baboy ko. Sa totoo lang guys, masikip sila ngayon dito sa aking kulungan. At medyo nahirapan na rin po akong linisin sila, no? Yung kanilang buong area dito and also the pig house, kasi nga mahahaba na po yung kanilang katawan. Sa mga nagsasabi po or mga nag-leave ng comment sa aking YouTube channel sa comment section below na manipis pa, kulang pa ang laki sa edad na 3 months. Totoo po yun mga kababayan, no? Yung comment po ng isa nating viewers, hindi ko po maalala yung pangalan, hindi ko po nakuha, no? So ang kanyang concern ay maliit pa talaga kasi manipis ang katawan. Totoo po yun. Sa sinabi ko na sa isang vlog ko na hindi po talaga gaanong kalakihan to, no? Okay? Kasi nga feeding guide lamang ang sinusunod ko sa kanila, no? Hindi ko na sila pinapakain ng ad libitum style of feeding. Pero ganun pa man po, ay natuwa lang ako sa update ngayon dahil sa dalawang taong nagpunta dito. Sabi nila kanina lang ay 90 kilos na. So ibig sabihin guys, meron na po akong baboy na umaabot na po ng 90 kilos, no? Possibly kaya guys na aabot ng 100 kilos pagdating ng 3 months mahigit or 3 months and a half. Possibly kaya, kasi guys sa akin pong nalalaman, sa akin pong napag-alaman, kung ang ating fatteners po ay umabot na ng 3 months old, ay 1 kilo per day ang maidadagdag sa kanilang katawan, no? So yan po ay isa sa mga simpleng aking nalalaman pagdating po sa 3 months. Ako po ay nagbibigay lang ng munting ano ngayon, update. Dahil nagagalak po ako guys na meron na palang 90 kilos dito. Sa kanilang paningin ha guys. Okay, sa estimation nila. Dito naman guys, itong dalawa dito na maiksi ang katawan pero mabilog. Ito sabi ko kanina sa kanya, abot na kaya ng ano to, 70 kilos. Sabi niya, sobra na po yan. Malapit na nga mag 80 kilos yan eh. Okay, sabi nila sa akin. Pero ito guys, ang isa, talagang bilog ang katawan niya, no? Napakaganda ng kanyang katawan. Okay? Sa tulong ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Salamat po sa King's Beta Plus Animal Feed Supplement. So, sa totoo lang po guys, ako ay medyo nahirapan na ngayon sa kanilang area dito kasi masikip na sila guys eh. Malaki na po sila eh. No? Nahirapan ako maglinis minsan sa pag-spray gamit ng aking unicorn sprayer, no? Pressure washer. Pero ganun pa man, pinaghirapan ko talaga o pinagsikapan ko na laging malinis sila dahil kailangan po eh, kailangan pong malinis palagi ang ating mga baboy, ang kanilang tirahan. So ibig sabihin guys, sa akin pong pag-analyze dito po sa aking munting mga baboy, no? Kung sinabi ng ating kababayan kanina na nagpunta sa akin dito na 90 kilos guys, asa na ba yung malaki dito? Ah? Ang hirap kasi guys i-determine kasi magkakasing laki sila. Ay, ito. Okay? Lalaki to guys eh. Ang lalaki dito, isa, dalawa, tatlo. Okay, tatlo dito ang lalaki. Itong isa medyo manipis, babae po yan. Pero matakaw din kumain yan, no? Halos lahat po sila, no? So, ibig sabihin guys, kung sakasakali lang po na 90 kilos ito, ang mga malalaki,
May tendency po kaya na aabot ng 100 kilos pagdating ng bintahan ko? If the right time na aking i-dispose ito? Kasi sa everyday ay 1 kilo daw ang may dadagdag na increase, no? Body increase sa bawat araw, sa bawat baboy, sa tamang pagpapakain na hindi pagtitipid. Okay? So, ang bala ko nito guys, kung akin man itong mabinta, by September siguro, no? Pero hindi ko pa po alam kung kailan sa September. Kasi habang maliit or mababa ang live weight sa amin ay tamang-tamang pakain lamang guys, no? Hindi ko po siya pinapasobrahan. So, ganun pa man, kahit na back to feeding guide ako ngayon, ay okay naman sa aking nakikita. So, ayan guys. Okay, nakakatuwa lang kasi guys ang vlog ko ngayon. Nararamdaman ko po medyo masaya ako dahil yun nga ang sinabi ng ating kababayan na nag-alaga din ng baboy. Ayan na guys, tumaklas na siya oh. Lubintaho na daw kilos. So sana guys umabot ito ng 100 kilos, no? Hopefully guys, in God's grace, in God's blessing, no? So sana naman habang naghihintay ako sa tamang panahon, habang gumagapang na tuloy-tuloy ang ating panahon ngayon, na everyday is a blessing from God. Sana naman habang lumalapit ang bare months ay tataas na ang live weight dito sa amin. At hindi lang po sa amin guys, pati na po sa inyong lugar, no? Sana babalik pataas ang live weight sa bawat lugar natin, no? So yan guys, yung baboy na yan, yan o, yung mabilog yung paa saka yung puwitan. Actually iba ang lahi niyan eh. Pero maganda ang kanyang ano guys, ang kanyang katawan kasi mabilog, malaman. Ang bilis niya lumubo guys eh. Ang sabi ng tao kanina, sobrang 80 kilos na yan. Ang kapatid niyan, ito guys, oh, medyo maliit lang siya. Pero ganun din ang hugis katawan, no? Mabilog lang. Land race and crossbreed sa Durok. Ito, yung dalawa na yan. Okay? So sana guys, magiging okay ang resulta sa ating pag-alaga ng baboy. Sa kabila ng murang live weight ngayon, dito sa amin, ang ginagawa kong technique or sikreto guys ay enjoy pa rin ang pagbibigay ng pagkain dito sa aking mga baboy sa kabila ng mababang live weight sa amin. Kasi iniisip ko, hindi pa naman ito ibibinta, kaya tamang pagkain lamang, no? Sa feeding guide binabase, kahit na minsan nakikita ko sa kanila na kulang ng konti sa feeding guide na sukat sa pag-feeding sa kanila, okay pa rin kasi hindi sila na ka-feel ng gutom, no? Ang mahalaga, mapasokan ng feeds o pagkain ng kanilang tiyan at hindi sila papayat. Kasi problema sa baboy guys, pag nalipasan ng gutom yan ng mga isang oras o mahigit pa, no? Papayat talaga ang baboy natin. Okay? So ako po ay nagagalak sa inyong lahat, mga viewers, baguhan man o hindi baguhan, mga bitirano man o hindi bitirano, ako po ay magsasabing thank you so much, 11,000 plus subscribers, no? So malapit na po tayo mag 12,000 plus subscribers. Sa edad nila ngayon guys na 3 months and 3 days na, ay talagang dalawang baldi na tubig guys with Kings Veta Plus Animal Feed Supplement ay kulang po. Kaya ako nag-ready ng isa pang maliit na baldi nang sa ganun ay magkaroon ng dagdag ang kanilang iniinom na tubig, no? So yan guys ay sapat sa kanila ang tatlong balde na yan. Bago tayo magtapos guys sa video na ito, nais ko lang pong sabihin sa inyo na pagpasensyahan nyo na po ako kung minsan late akong nagre-reply sa inyo dahil busy lamang po ako guys. Pero ako po ay magre-reply sa inyong mga katanungan, sa lahat pong mga nag-comment na hindi ko po agad masagot. Ipagpaamanhin po ninyo dahil ako po ay na-busy lamang sa mga ginagawa ko sa bahay. Okay, pasintabi po sa mga kumakain. Ayan, dumumi na naman siya, kakalinis ko. Oh, hindi mag-away. Matapang pala to. Dik. Natumba talaga yung isa. Kawawa naman. Malakas pala. Tsaka kahapon guys, nakita ko, sinira pala itong pintuan. Ito guys oh, kasi itong pintuan ng aking pig house ay kawayan lamang, no? So kahapon guys, nasa bahay ako, tapos narinig kong nainitan sila at naglalaro, no? So dahil masikip sila, banda dito, banda doon ang kanilang katawan sa bawat pader.
Pagdating ko dito, ito guys, nalagpot na ang ano, ang pintuan na ito. Dito na nagtungo. So kinuha ko, binalik ko dito. Yun nga lang guys, ito kasing kawayan, nakabaon lang ito eh. Okay? Dito guys, sa babuyan ni Dodong Villaran, hindi ko po ikinakahiya sa inyo ang tunay at totoong kalagayan or status ng aking buhay. Kasi, yan po ang realidad sa aking buhay, no? Okay? So, hindi po ako mayamang tao. Simple lamang po itong aking pig house. So, bakod na po ito guys, matibay na po ito. Kasi nakabaon to eh. Sa lupa. Yung may pako, hindi na po nila maungad or matanggal, no? Shout out po, Kina Maricho Galindez. Kay Leslie Aquino, OFW, watching from Dubai. Shout out po sa inyo. So guys, yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpanood sa video na ito. Sa mga hindi po nag-subscribe, paki-subscribe na po. And click also the bell ring para ma-notify ka sa mga bago nating ina-upload. Mabuhay po kayong lahat. God bless po sa ating lahat.